Hipolito! Ibalik mo ang aso ko! Ay, si Jan Arcilia pala, guys. Kailanman ay wala kang aso sa akin. Tanda mo yan. Punyeta, hindi ako si Hipolito. Ako si General! Yeah! Let's go! Andito ngayon ang idol ko, si Jan Arcilia. Kita nyo naman, napaka-pogi nung idol ko. General Luna, andito rin ang kanyang kasama, no, si Sir. Ayan. So ito si Miley. Alam nyo, napanood nyo yung unang video ko kasi, guys. Napanood nyo po yung unang video ko. Sabi ko talaga na ititrain ko si Miley. So ito na ngayon, ititrain natin siya. Binalaan ko na si General Luna, ang idol natin, na ang mga Jack Russell ay talagang mga hyperactive dogs, no? Hindi nga lang napamahal sa akin yung si Miley. Apo. Honestly speaking, totoo to, ha, galing sa puso. Gusto ko nang isang isoli after a week. As in, gustong-gusto na. Pero hindi ko sinasabi sa kanya yun. Di ba, wala akong emek, no? Apo. Kasi pinag-aaralan ko kung paano ko i-deal yung situation. Apo. Eh, ako kasi once na napamahal na sa'yo yung dog, alam mo yung kahit hindi ka level nung affection mo, yung kahit anong sinisira niya sa bahay. Kasi once na pumasok ako sa kwarto, yung 10 aso ko na naging 10 aso ko, hindi naransak yung kwarto. Pero siya, kayang-kaya niyang ransakin, mag-isa lang siya. As in, alam mo yung dinasa loob ng kwarto namin yung ano, no, yung mga higaan yan. Ito yung sila. Ito si Buda yan, si Buda. Yan. Si Buda. Si Twinsy. Ito si Twinkie. Ayan, si Twinkie. Ito, si Munya. Yan. 10 yan sila, 10. Apo. 10 sila. Pero never nilang niransak yung lahat ng mga higaan at kama doon siya. Lahat, winasak niya lahat ng kama. As in, yung mga ano, yung mga laman ng kama. Sabi ko, ano kayong gagawin ko dito? Sabi ko, kung di ka lang apo ni Milo, isosolito kita. Pagkatapos ng Pasko, sabi ko, sige, mag-school ka na sa lolo mo. Kaya lang, nag-worry ako talaga mag-school siya. Kasi natatakot akong iwanan siya dito kasi baka kapagbalik ko, di niya na ako kilala. Lalong-lalo na nandito siya sa iyo kasi ikaw yung lolo niya. I mean, yung si Milo kasi ang lolo ni Miley, eh, si Milo. Kaya baka kapagdating niya rito, mag-feel at home na siya. So hindi na pagbalik ko, baka ayaw na sa akin. Alam mo, kaya kahit gusto-gusto ko siyang isole, hindi ko rin ma-attend kasi iba kasi paglabs mo na, eh. Alam mo yun? Ayan, oh, ayan po si Miley, oh. Ayan, ako yan ni Milo. Ayun, talagang hindi ko natanggihan pagkasabi ni Tristan sa akin na bibigyan niya ako ng regalo. Hindi ko natanggihan. Kaya lang, eto na, nung yan na siya, gustong-gusto ko ng isa. Ang bilis lumaki, no? Oh. Kaya ngayon, nagsaschooling siya para dumating sa... So, ibig sabihin, pag nagschooling siya, pag limbawang dumating siya sa bahay, pag bumalik na, kung ano yung command mo, susundin niya sa akin. Susundin niya po yun. Kahit hindi ikaw ang... Abo. So, kailangan lang po talaga, sir, na mayroon kayong time, tsaka sa mga tao po ninyo, nasundin po yung mga advice po namin. Ah, sige. Kasi ikakwalify po namin yan, eh. At sana naman, eh, makilala pa niya ako pagbalik. Abo. Nakikilala po kayo niyan. Banding lang po talaga yan. Alam nyo kasi, mga ka-Milo, ang dami talaga nag-Jack Russell dahil sa Milo and Friends, no? Tandaan nyo, ang mga Jack Russell Terrier ay karamihan sa kanila, majority of them are hyperactive dogs, no? You mean karamihan, hindi lahat? Hindi po lahat. Meron din po kayo makukuha na mga low energy na Jack Russell. Ah, sana yun na nakuha ko. Bihira. Bihira yun. Bihira po yun. Bihira. Sana yung bihira na nakuha ko. Oh, meron po ko dito isang Jack Russell Terrier na ano, low energy. Parang ganito lang din po. Ganyan po sila. Sobrang tahimik lang po. So sir, ano pong gusto niyo pong mga maturo namin dito? Actually, yung gusto ko sana yung proper, ano, yung pupo, kung saan siya pwede magpupo. Kasi, ano naman siya, sanay naman siya na yung pupuan niya sa bahay, yun doon siya lagi pumupupo. Pero siyempre, hindi namin tinuro yun. Pero nakasanayan yung pupuan, doon na siya pumupupo. So ibig sabihin, pwede talaga siyang turuan behavioral yun, eh, di ba? Kung saan siya pwede pumupo. Halimbawa, siguro sa labas lang ba? Alam mo, pag nilabas, kasi yung mga dogs namin na yan before, meron talaga silang pupu area sa bahay na napabayaan na rin i-train. Kaya ngayon, hindi na sila sa labas pumupupo. Pero hindi sila pumupupo kahit saan. Pumupupo sila pag mayroong wee-wee pad. Doon lang nila pinipili. Kung saan may wee-wee pad, doon sila upupo. Hindi sila nagkakalat ng pupo kahit saan. Eto! Kahit saan jumijingle. Kahit saan siya jumijingle. Tapos, may pero yung pupu area niya, isa lang. Isa lang ang pupu area niya.
Ayan. So kaya yung gusto kong magkuhan. Tapos sana, ano yung pwedeng activity niya na pwedeng laro na parang maubos lang yung energy niya? Kasi yung ano, you throw the ball or whatever, kinakagat niya, pero hindi niya dinadala sa akin. Okay. Ganun. So, re-reinforce na lang po namin. Since may drive po sila sa bola, alam niya naman mga itong mga asong to, yung mga Jack Russell, bloodline ni Milo, mataas yung mga ball drive niya. Kaya re-reinforce ko talaga namin. Yung energy niya galing sa lolo niya. Sinabi namin dito lang siya, dyan lang siya. Idol, mukhang kaya mag-jumping rope po. Para si Ovaltine guys. So. So anyway, ayun ang gagawin natin dito sa asong to. Yes! Good! Para si Ovaltine guys. No? Maraming salamat po sa pagbisita nyo dito sa aking munting tahanan. At panibagong celebrities na naman na pumunta dito sa munting tahanan ng Milo and Kiss. Ano po masabi nyo sa mga kapwa natin doon lang? Well, actually, nakakamangha kasi noon akala ko ang mga Pilipino hindi dog lovers kasi kumakain kasi ng aso ang mga Pilipino. Nagtaka ako lately na lalo na nung meron ng ganito, no? Ang supporters ng Milo and Friends sobrang napakadami talaga. Tapos ang dami pa lang mga Pilipino na talagang dog lovers na against sila sa mga ano, ginagawang delicacy yung dog. So sobrang saya. So pagpatuloy lang natin yung pagmamahal sa dogs natin, hindi lang yung may mga breed. Ilan lang namatay ang dog ni Isa Seguera na sagasaan. So sobrang, alam mo yun, ibig sabihin pag ang aso na sasagasaan, hindi pa rin o consciousness ng mga Pilipino na buhay yan eh. Kasi kung nasasagasaan pa ang aso, ibig sabihin, hindi nag-iingat yung nagmamaneho. Ang feeling niya, ang masasagasaan niya ay hayop lang. So sana turuan natin yung ating mga kababayan na pumreno, no? Pumreno pag mayroong mga pets, may mga aso, kahit anong klaseng aso pa yan, dapat matuto silang pumreno kasi buhay yan eh. At saka, pamilya yan ng isang mag-anak. Alalahanin niyo, ako naiiyak ako, kitang-kita ako kung paano nagdudusa si Isa Seguera dahil nasagasaan ng aso niya. Nasagasaan, ang may kasalanan nun yung nagda-drive kasi kung tutuusin, ang aso, hindi naman yan kasing talino ng tao na pwedeng umiwas or whatever. So, ikaw talaga dapat nang iiwas. At the fact na nakakasagasa ka ng dogs, ibig sabihin, mababa pa ang paniniwala na yung aso ay may buhay at yung aso ay pamilya yun eh. May pamilya yung aso na yun. So, sobrang nakakalungkot yun. Ayan. So, sana yung kung ating mga kababayan na mapagmahal sa aso ay turuan nila yung mga ibang kababayan natin na hindi pa nila masyado alam kung paano traduhin ang mga pets, lalo ng mga domesticated na mga aso. Pero kahit anong hayop, pala yung dapat mahalin nila ng mga tao. So, ayun guys, no? Napakagandang mensahe ng idol natin dyan, Arcelia. Maraming salamat. Thank you so much. Ayun. Thank you.